Praise God, praise God. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At mga katuwa po na muli po tayong makakagawa ng panibagong encouragement video para po sa ating mga viewers at subscribers. Ganun din po sa iba pa natin mga kapatiran, kababayan. Saan man po kayo nandako sa mundong ito ay alam ko na ang Diyos po ay hihipo at gagawa ng magandang kaparaanan sa ating mga buhay. At hayaan niyo po ako na encourage po kayo na sa panahong pinagdadaan natin ngayon ay hindi pa rin po nagkukulang o nagkulang ang Diyos nating buhay sa bawat isa sa atin. Still, God is in control, mga kapatid. Kahit magpapalit-palit pa ang gobyerno, mga leaders natin sa buong mundo, iisa pa rin po ang ating Diyos na nanatiling may control ng lahat ng mga bagay. So sa hapong ito, mga kapatid, ay lubos po kami nagpapasalamat na ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, pinag-isipan po na mabuti itong susunod na topic na kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng matibay na pundasyon sa ating paniniwala, pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya nga po, ang topic ko po sa umagang ito ay patungkol sa trust o yung paniniwala talaga natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:5 ay trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. So kinakailangan talaga, mga kapatid, ay buong puso po yung ating paniniwala, tiwala sa ating Panginoon, sapagkat doon lang makakakilos na malaya ang Diyos pagka yung buo yung puso. Hindi po nahahati o binibigyan lang natin isang portion sa puso natin ng Diyos o isang part lang o isang maliit na parte lang ng puso natin ang pwedeng tahanan ng Diyos, kundi bagkos ay yung buong puso po natin ay inilalaan natin na ang Diyos po ang maghahari dito. At nakakasigurado naman tayo, mga kapatid, na pag ang Diyos po yung naghari sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay napakaganda po na magiging resulta ng ating mga puso at buhay, sapagkat ang Diyos na po yung nagmamanipulate ng ating buhay. Ako, pahayag na pahayag, mga kapatid, na ang Diyos po yung mangunguna, sapagkat maraming pagkakataon at beses na sa aming buhay nang kami ay pinangunahan ng Diyos ay naging maayos at tiyak yung aming naging direksyon sa buhay. Kaya ito pong trust, mga kapatid, ay 5-letrang word lang to, 5-letter words lang. Pero napakahirap makuha, mahanap o matagpuan, sapagkat hindi basta-basta natin nakukuha yung tiwala ng tao. So napakahirap na ito ay basta natin makuha kung kanino man, sapagkat hindi basta-basta ito binibigay sa bawat isa sa atin, naging kaibigan, kamag-anak, o minsan nga ay yung pinakamalapit pa sa ating mahal sa buhay, hindi rin maibigay talaga yung buong pagtitiwala sa atin. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng o yung definition, sabi po ng Google, ay ito daw pong trust ay to have a firm confidence in reliability, truth, power, wisdom, and ability doon sa ating pinagtitiwalaan. So, nandun yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang katotohanan, yung wisdom niya, at yung abilidad niya na magagawa sa atin habang tayo ay nagtitiwala sa kanya. Ang believe naman, mga kapatid, ay to accept something as true, genuine, and real. So, iba po yung tiwala sa paniniwala. Kasi pwede ka pong maniwala na hindi ka natitiwala. Katulad ng mapaniwala mo ko sa mga ikinukwento mo, pero hindi ako lubos na nagtitiwala na kaya mo na gawin sa akin. So malaki po yung pagkakaiba ng tiwala at paniniwala. Dahil pwede tayong maniwala sa isang tao, sa salita na sinasabi niya, sa mga bagay na pinapakita niya, ngunit hindi naman tayo nagtitiwala sa kakayanan nito. So yan po yung pagkakaiba. Dahil pwedeng tayong maniwala, mga kapatid, ng lubusan, pagka natry na natin o
nasubukan na natin yung kakayanan. Mas lalo sa ating Panginoon, mga kapatid, ay napakasarap magtiwala. Hindi lang basta naniniwala, kundi magtiwala at lubos na nating nasubukan na maraming beses na sa ating buhay ay talagang napakita ng Diyos na karapat-dapat lang na ibigay sa Kanya yung buong trust natin, mga kapatid. Tulad ng isang nitong bansang Israel, ay maraming beses silang iningganyo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Pero sa kasabihang palad, mga kapatid, ay maraming beses at talaga makikita po at mababasa rin naman natin sa Biblia na hindi talaga buo yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Pagkat present sila sa lahat ng mga activities, kung mas lalo po sa pananambahan nila doon sa templo, mga kapatid, sa kanilang pag-aalay, present naman sila sa aktibidades ng kaganapan patungkol sa templo, sa kanilang mga pag-aalay o ano man ang kanilang ginagawa sa templo, mga kapatid, ay lagi naman silang present doon at napaka-active pa nga nila. Makikita natin yung pagiging aktibo nila at lahat ay ginagawa talaga nila yung pwede nilang magawa patungkol sa gawain doon sa templo. Ngunit pagkatapos, ito ay masakit, mga kapatid, eh. Pagkatapos na nila magukul yung oras nila, pagkakataon, panahon doon sa templo, ay nanunumbalik na naman sila doon sa kanilang mga diyos-diyosan. Numero uno itong si Baal. Pagkagaling nila sa templo, hindi naman nila inaalis yung mga diyos-diyosan nila doon sa bahay. Nandun pa rin yung kanilang dala-dala pa rin nila yung mga minana nilang pamamaraan ng pagsamba mula sa Ehipto. Hindi pa rin nila maiwan-iwan yung mga Diyos-Diyosa nila. Pagdating sa paniniwala, pagkakaloob nila, mga kapatid, sa Panginoon, naniniwala sila. Actually, pagdating sa financial, sa protection, sa healing, lahat yun ay pinagkakatiwala nila sa Diyos. Yang mga bagay na yan, naniniwala sila na gagawin ito ng Diyos sa buhay nila. Ngunit ang puso at yung tiwala nandun doon pa rin kay Baal. Ha? Ang gusto lang nila na access ng Diyos sa buhay nila ay hanggang sa financial lang, yung pagpalain sila financially, ha? Sa protection, iniingatan sila pagka mayroong mga tao o mga kaharian na gustong sumakop sa kanila, may protection ng Diyos na andyan. Gusto nila na 100% yung protection ng Diyos, yung access ng Diyos sa buhay nila. Pagka may mga karamdaman, nagpapagaling ang Diyos sa kanila, hanggang dyan yung access ng Diyos sa buhay, naniniwala sila dyan na kayang gawin ng Diyos. At hanggang dun lang ang gusto nilang ipasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Lahat ng mga papabor doon sa buhay nila, pwede na ang Diyos ay makikialam o ang Diyos ay gagawa sa buhay nila. Pero pagka hindi na nila nagugustuhan, yung medyo nasasaktan na sila doon sa mga plataforma na gusto na mangyari ng Diyos para sa buhay nila, yun naman ay para sa kanilang ikaiigi naman at ika-asenso at ikagaganda at katitiwasay ng kanilang buhay, ay nasasaktan itong bansang Israel. At doon pa rin sila bumabalik at lumalapit kay Baal sapagkat walang mga bawal, pwede nilang gawin doon ang lahat ng gusto nilang gawin. Ha? Kahit kasuklam-suklam na hindi na maganda sa paningin, hindi na maganda sa panarinig, mga kapatid, ay doon sila kay Baal kasi walang bawal. Nananatili sila roon. Ayaw nila na sila ay tinutuwid ng Diyos sa kanilang mga kamalian. Ayaw nila na itinatama sila ng Diyos sa kanilang mga pagwalang bahala sa mga pinapagawa sa kanila ng Diyos. Ayaw nila yan. Doon sila kay Baal sapagkat walang bawal. Amen. Laging pabalik-balik sila kay Baal sapagkat hindi naman sila binabawalan itong Diyos-Diyosa nila. Lahat ng pwede nilang gawin, kainin, suotin, salitain, ay hindi mapipigilan itong mga Israelita. Kaya nga, mas ginusto nila doon kay Baal. Pagdating sa dulo, ang masakit, mga kapatid, ay pag nararamdaman nila yung consequences ng kanilang mga pinagagawa at failure pa rin yung kanilang mga pangkabuhayan,
yung kanilang katawan ay nagkakaroon na ng mga karamdaman, yung iba ay naalis sa trabaho, yung iba ay nagkaroon ng broken family, nalugi yung negosyo, niloko ng ibang tao, tapos nalulungkot sa mga bisyo, at yung naging resulta, sakalang ulit sila babalik sa Diyos. Sakalang nila ulit sasabihin, hihingi sila ng tawad sa ating Panginoon. Kaya nga, anong sabi mga kapatid ng 2 Timothy? Napakalinaw ng 2 Timothy mga kapatid sa 4:3-4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ayaw nila dyan, hindi sila makatiis. Kasi sa magaling na aral mga kapatid ay sasabihin sa iyo nito kung ano yung mga bagay na mali na ginawa mo para makita mo at maituwid mo at maitama yung mga mali sa buhay mo. Ayaw nila ng ganyan na pinagsasabihan sila. Ano pa, kundi pagkakaroon nila na makating-tainga ay magsisipagbunton sila ng kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Maglalagay sila ng mga sarili nilang tagapagturo na ang ituturo ay yung pabor lang sa gusto nila. Kukuha sila ng mga teachers, preachers na ang ituturo ay hindi sila pwedeng sawatain sa mali nilang ginagawa. Lahat ng ginagawa nila ay okay lang. Sige, gawin mo lang yan. O yun lang ang gusto nila marinig. Pero pag sila po ay sasaway na sa kanilang mga maling mga ginagawa ay hindi na nila gusto. Ano pa ang sabi ng verse 4? At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. So, wala na talaga yung direction ng kanilang buhay. Mas gusto na nila yung mga kathang mga salita o yung mga bagay lang na papabor na salita patungkol sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Yun na lang ang kanilang gustong marinig. Sa sobrang katigasan ng ulo ng mga taong ito ay napahamak lalo sila. So nagpapadala ang Diyos ng mga kaarian na para sakupin ulit sila hanggang sa ma-realize na lang ulit nila sa in the end ay kailangan talaga nila ng Diyos, magsisisi sila. Pero salamat na napakabuti ng Diyos mga kapatid na hindi naman sila pinagkakaitan ng awa at habag ng Diyos. Laging naririyan pag nakita ng Diyos na sila ay natatauhan na, nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulang, kukup-kupin na naman sila ng Diyos. Pero pagka yung gumanda na naman ang buhay nila, na itama na naman, na iayos na naman ang Diyos, balik na naman sila sa dati na kanilang mga pinagagawa. Yun yung napakasakit. Kaya lagi nang pag nagpapaalala ang Diyos sa buhay natin ay atin pong tanggapin sapagkat may magandang maidudulot ito sa bawat isa sa atin. So hayaan mo na ang Diyos ay magsimula na may ayos at may tama yung ating mga buhay. Kaya nga ang sabi po ng John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya'y nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Totoo. Kahit anong talino, ganda na ng buhay mo ngayon, popular ka na, o anumang bagay na meron ka sa buhay mo ngayon na may pagmamalaki mo, pag hiwalay ka sa Diyos, ganyan lang yan sa pwede mo ipagmalaki. Pero pagdating sa kabilang buhay, ay pananagutan mo yung mga bagay na nineglect mo sa buhay na ito, yung maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. So kailangan lagi na may tama at may tuwid yung ating mga pagkakamali. Magtiwala po tayo sa proseso ng Diyos na ginagawa sa ating mga buhay. Kaya napaka-importante po ng trust sa ating Panginoon. Kaya kung gusto niyo pong talagang maunawaan mga kapatid ang patungkol po sa pagtitiwala sa Panginoon, ay makikita po natin na makukuha po natin yung tamang proseso at kaalaman na sa panahong sagad, ubos, gipit at pilit pa rin tayong gustong ibagsak ng kaaway ay meron Diyos na pilit din naman tayong ibinabangon doon sa mga pagkakamali ngayon at para sabihin sa iyo na meron kang malaking halaga o value sa harapan ng ating Diyos. Iba ang hallelujah, ang pananaw at paningin ng Diyos
sa buhay natin kaysa sa paningin ng ibang tao. Na pag tayo ay nagkakamali, nagkukulang, sumasablay mga kapatid, ay nawawala na sila ng tiwala. Pero ang Diyos mga kapatid, habang tayo po ay naririyan at buhay at malakas, laging meron pong pagtitiwala ang Diyos sa atin na kaya nating gampanan yung mga bagay na gustong ipagawa pa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! So, kung gusto nyo po malaman yung mga tips o yung mga pwedeng nating gagawin para may pagpatuloy o magkaroon ng mas malalim na pag-unawa patungkol po sa paniniwala, mga kapatid, ay tapusin nyo po ang video na ito at makasusumpuan nyo po na meron Diyos talaga na nangungusap sa bawat isa sa atin. Hallelujah! So, kitang-kita po ng mga Israelita kung paano ang Diyos po ay kumikilos sa panahon na sila naman ay pinabayaan na ng kanilang mga taong inaasahan. Kaya nga, when there is nothing left, magtiwala po tayo sa Diyos. Kailangan naririyan po yung tiwala natin sa ating Panginoon. Sabi nga ng isa nating kaibigan na dumaan din sa ganitong sobrang pagsubok sa buhay, ha? Ngunit noong dumating na yung napakatinding pagsubok, ay muli niyang binuksan yung kanyang puso at kaisipan na magtiwala doon sa mga salita ng Diyos na kanyang nabasa. Ha? Produkto ito ng Sunday School, produkto ng simbahan. Tapos nung umayos na, naitama na ng Diyos sa kanyang buhay, ay mga ilang taong naligaw. Pero nung naramdaman niya na yung kanyang paghiwalay sa Diyos ay sabay pasok naman ng paglaro ng kaaway sa kanilang buhay, sa kanyang pamilya, at uti-uti silang binabagsak, ay parang merong isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang damdamin at kaisipan na mahirap talaga na ang isang tao ay mahiwalay o mapawalay sa ating Panginoon. Kaya nga, bagaman dumaan pa rin siya o sila sa proses, ay mas nagkaroon sila ng kapayapaan. Nung nanumbalik sila, hindi pa rin basta-basta agad nawala yung mga bigat na kanilang nararamdaman. Pero mas nagkaroon ng uti-uting paghilom yung mga sugat na dulot ng kaaway sa ating mga buhay pag tayo po ay nanumbalik sa ating Panginoon. Baga may mga proseso pa na pinagdadaanan, pero yung pagiging payapa, yung kagalakan na inilalagay ng Diyos sa atin sa araw-araw, ay makikita mo po na iba talaga pag ang Diyos po ay dumadaan na at gumagawa ng kaparaanan sa ating mga buhay. Ha? At anong susok, yung yugto ng buhay nila ay uti-uti na nagliliwanag, muli na nagkakakulay. Yun yung napansin niya nung siya'y nanumbalik. Kaya nga sabi niya, the best that ever happened to me and to my family was being stripped down to nothing so that I had to trust in God for everything. Talagang hinubaran, sabi niya, stripped down. At talagang isinubsob, parang tinanggal sa buong pagkatao niya kung ano man yung bagay na meron siya na inilagay ng Diyos, ay inalis ng kaaway. At talagang inilugmok sila doon sa bagay na pagkakalugmukan nila sa tingin ng kaaway, ay hindi na sila makakabangon. Pero nagkamali ang kaaway doon, sapagkat ang tao na minsan nang binago ng Diyos, ang tao na minsan nang nakakilos ang Diyos sa kanyang buhay, ay merong kalakasan muli iyan. At maaalala niyo yung bawat salita na kanyang narinig sa Sunday School, sa mga preaching ni Pastor, ay merong salita ng Diyos na uusbong muli sa kanyang pananampalataya para ibangon ang kanyang pamilya sa pagkakalugmok na inilagay ng kaaway sa kanilang mga buhay. Ano pa ang sabi niya? God is the arm that will hold you at your weakest part of your life. Ang Diyos yung maglalagay ng kanyang kamay sa panahon na wala nang may gustong humakap o yumakap, humawak sa iyo, mga kapatid. Ay meron Diyos naman na magsasabi sa iyo na narito lang ako lagi sa tabi mo. Sa panahon na kailangan mo ng tulong ko, laging narito lang ako. Ganyan ang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Siya na po ang Diyos din, light that will shine you at your darkest moment. Sa panahon na sobrang dilim na ng lahat ng parte ng buhay mo, ay merong Diyos na magbibigay liwanag sa panahon kailangan mo na ng liwanag sa iyong buhay. And love that will love you at your worst attitude. Ha? Meron pa rin Diyos na gustong umunawa
Ha, kahit nandun ka na sa pinaka-worst attitude ng iyong buhay, yung wala ng tao makapaniwala, wala ng tao na pwede magtiwala, wala ng tao na gusto makipag-usap sa iyo, pero meron Diyos pa rin na handa na pakinggan ang bawat sasabihin mo sa Kanya. Amen. Pag dumating lang ganitong time, mga kapatid, maniwala lang po tayo sa proseso ng Diyos sa ating buhay. Crisis, problem, failure, mistakes makes you believe that everything has to happen right now. Itong mga problemang ito, mga kapatid, ay gusto kang papaniwalain pagka kailangan mo na ng solusyon, agad-agad kaagad ang solusyon. Pero yung trust assures you that everything will happen in God's timing. Ang pagtitiwala naman daw po natin sa ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng assurance na sa panahon na itinakda ng Diyos ay itatama muli yung mga bagay na naging mali sa ating mga buhay. Yung mga buluktot na nangyari sa ating buhay ay itutuwid muli ng ating Panginoon. Gusto kang pigain ng problema o gusto kang gilingin doon sa maraming pagsubok sa iyong buhay, ayaw kanya makita na magkaroon ng solusyon, pero ang Diyos naman lagi ay nagpapaalala sa atin ng panibagong mga solusyon doon sa ating mga kakaharapin pang mga problema. Kahit hindi pa ito napapanahon, sapagkat ang maaring tugon natin dito ay hilaw na kasagutan. Ito yung nga sinasabi kanina. Gusto mo agad-agad na magkaroon ng magandang resulta o tugon doon sa iyong problema, kahit hilaw pa ito ay iyong sinusunggaban. Sa trust, mga kapatid, ay hindi ganyan. Gusto niya laging tama na sa panahon na ito gagamitin mo ay napapanahon. Hindi maiwawalang bahala. Hindi siya masasayang. Pag ang trust po natin ay nilagay natin sa Diyos, makakasigurado ka na tama ang magiging tugon mo sa bawat sirkumstansya ng iyong buhay. So panahon na ikaw ay bibigay na, ay merong Diyos na magsasabing sa iyong, naririto lang ako anak. At handa kang tulungan at paalalahanan sa panahon na wala nang gusto magpaalala pa sa iyo. Sa panahon na wala nang gusto pang tumulong sa iyo, ay meron Diyos naman agad na nariyan na sasagip sa ating mga buhay. Sa Diyos, permanent yung solution offer niya. Bagamat may proseso, pero permanenteng solution na mapapakinabangan. Pero dapat tayong sumunod kung ano yung mga kondisyon upang tuluyan gumaling yung sugat ng dala ng ating mga pagkakamali sa ating mga buhay. So kinakailangan, number one, mga kapatid, ay let go. Mag-let go talaga tayo. Kailangan mag-let go and trust God ang isang tao pag nasa point na tayo na sagad o ubos na lahat ng bagay para sa atin. Uti-uti mo nang alisin yung pinapaalis ng Diyos sa buhay mo. Umalis man sila, mawala man sila, kahit nakasanayan at napamahal na sila sa iyo, kailangan mo silang alisin sapagkat hindi yan makakatulong sa next step na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na sila kailangan. Kung bakit pinapaalis na yan ang mga bagay na yan, pagkakataon, sitwasyon, lugar, kahit nga tao, minsan inaalis na ng Diyos sa buhay natin kasi hindi natin sila kailangan. Nakakapagpabigat na lamang sila. Kaya huwag ka magtataka, minsan inaalis ka ng Diyos sa isang samahan, sa isang kumpanya, sa trabaho, para bigyan ka ng panibagong oportunidad. Sapagkat yun naman ang iniling mo sa Kanya, bigyan ka ng bagong oportunidad, panibagong buhay, kaya nga alisin ka doon. Tanggapin mo yung proseso na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Kasi pag ang Diyos ang naglagay sa iyo, tama yung proseso na gagawin ng Diyos sa atin. Number two, kailangan ay hindi mawawala ang prayer, mga kapatid. Napaka-importante ng prayer. Ang prayer, mga kapatid, ay sobrang lubos na kailangan ng bawat tao, hindi lang ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kailangan lagi talaga ng mga ibabaw, especially sa atin din na mananampalataya, huwag mawawala na ang prayer ay laging kasama natin sa ating mga buhay. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Cast all your problem on Him, for He cares about you. Ilagak na natin yung lahat ng mga problema, mga pasanin, o anumang bagay na nagpapagulo sa iyong isipan sa panahong ito. Subukan mong magtiwala sa Diyos, ilagak mo sa Kanya.
sapagkat siya yung totoo na nagmamahal sa atin. Prayer ang pinaka the best answer sa lahat na mga pasanin natin sa ating mga buhay. Amen. Walang iba. Sapagkat sa pamagitan ng prayer, doon mabubuksan ang isip mo. Doon makakapagkaroon ka ng mas taimtim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At yan niya bubuksan yung mga baradong bagay o mga baradong lugar sa puso at isipan mo para mailagay niya yung mga bagay na kung saan na may makakatulong muli sa panibagong buhay na nag-iintay sa atin sa proseso ng Diyos na gagawin niya sa atin. When we put God first, everything else falls into their proper place. Ha? Pag inuna natin ang Diyos na nagtiwala tayo sa Kanya, lahat ng mga bagay mapupunta sa proper place. Ipoposition ka ng Diyos sa posisyon na gusto niyang ilagay para sa iyo. Hindi ka na mahihirapan pang hanapin lahat ng sagot na nagpapahirap sa mga bagay na nasa utak mo o mga katanungan, sapagkat ang Diyos ang magpoposition at magtatama ng kinalalagyan mo. Kung gusto mo makashoot katulad sa basketball, mga kapatid, ay kinakailangan talaga na dapat nasa tamang posisyon ka. Mahirap na maka-score pag alanganin ang iyong posisyon. Dapat pumosisyon ka na maganda bago mo ishoot yung bola. Yun gusto ang mangyari ng Diyos sa buhay natin. Itatama ng Diyos yung posisyon mo para maka-score ka tayo sa buhay na ito. Hindi ka rin papasahan ng mga kakampi mo pag mali ang posisyon mo. Alam nila na magsasablay ka lang. Amen? So kailangan dapat nandun ka sa tamang posisyon din bago ka bigyan ng Diyos ng panibagong oportunidad, at yan ang tatrabahoy naman ng Diyos na mailagay ka sa tamang posisyon. Number 3, mga kapatid, ay dapat makontrol din po natin yung ating mga emosyon. Sabi nga ng Proverbs 25:28, "He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls." Isipin niyo ito, mga kapatid, parang katulad ng isang city na ibinagsak, na walang protection, walang walls. Ha? Pero dahil nakokontrol mo yung emotion mo, mga kapatid, mananatili ka nakatindig, mananatili ka nakatayo, at nababakod ka ng kapangyarihan ng ating Panginoon. But emotion doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy everything. Ha? Walang masosolve ang bad emotion, mga kapatid. Wala itong magagawa o mabibigyan ng tamang direksyon, kundi pagkabagsak muli. Kaya nga pinakokontrol sa atin yung ating mga emotion. Ang emotion ng tao, mga kapatid, minsan ay ma-over tayo sa lahat ng ating nararamdaman. Kaya nga kailangan makontrol natin ito. Magtiwala lang tayo sa Diyos na huwag natin agad-agad na pasabugin yung emosyon natin, kundi magtiwala tayo sa kakayahan ng Diyos sa ating mga buhay. Number 4, mga minamahal, ay itong tinatawag po ng vision. Number 1 o number 4 na dapat na meron tayo sa ating paniniwala sa ating Panginoon, na inilagay niya na yung proseso ng tamang gagawin ng Diyos sa ating buhay, ay may kalakip naman tayong vision, mga kapatid. Sabi ng Proverbs 29:18, "When there is no vision, the people perish." So pag walang vision ng tao, mga kapatid, ay napapahamak. Ano ba ang vision? Ang vision po is something that you imagine, a picture that you can see in your mind. So nagsisimula ka na maglagay ng mga picture na pwedeng mangyari sa buhay mo. Yung mga picture na gusto mo maganap sa buhay mo. Ha? Kailangan magkaroon ka ng vision. Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung gusto kong dapat maganap. Sa tulong ng Panginoon ay makakamtan ko. Alam naman ng Diyos kung ano din sa mga picture na yan ang kanyang tatanggapin, na may pagkakatiwala naman sa ating mga buhay. An object formed by the imagination. So, may bubuin ka talaga sa iyong isipan. Sa tulong ng presensya, sa tulong ng Holy Spirit, mga kapatid, ay bibigyan ka ng vision ng ating Panginoon. Mga bagay na binubuo o pinaplano natin sa ating isipan,
na ito iisipin na natin na kahit wala pa ay naririyan na. Ayan na. So, hindi pa mo hawak pero iniisip mo na nasa iyo na. Kailangan meron po tayong ganitong pananaw sa buhay. Meron tayong vision na hindi pa man ito na mamaterialize ay buong buo na sa isipan mo na ito yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Nag-pray ka na, na-control mo na yung emotions mo, ha, nag-let go ka na. Kaya ngayon ang gagawin naman ng Diyos, hallelujah, ay bibigyan ka ng magandang vision para sa magandang future na nag-iintay sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya nga anong sabi mga kapatid ng Habakuk 2:3, for the vision is yet for the appointed time. It hurries toward the end and won't prove the false. Though it takes time, wait for it because it will surely come and it won't delay. Amen? Surely come. Totoong magaganap. Totoong darating sa iyo. Kaya nga, importante na may vision ka, na pinaniniwalaan ka, nagtitiwala ka na ito'y gagawin ng Diyos sa iyong mga buhay o gagawin sa buhay niyo ng iyong pamilya. Number 5 mga kapatid, ito yung tinatawag natin trust kanina sa topic natin. Sabi nga po ng Isaiah chapter 49 verse 23, who trusts in the Lord will never be disappointed. Isaiah 49 verse 23. Yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos, hindi po kayo matidisappoint sa solution na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Jeremiah 17:7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Pirin mo. So pag ang hope and confidence natin ay nasa Panginoon, ay ang hirap nang i-move yung mga bagay na yun sa puso at isipan natin. Kapagkat nailagak na natin sa Diyos yung buong tiwala natin sa Kanya. Kaya nga, sobra-sobra ang magiging resulta mga kapatid. Sometimes pa nga ay unexpected blessing talaga yung pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na mayroong isang tao o pagkakataon o sitwasyon na gagamitin ng Diyos para makita mo kung papaanong higit na ang Diyos ay gagawa ng kapamaraanan sa ating mga buhay. Lagi pa man din magkasama mga kapatid pag nagpadala ang Diyos ng pagpapalang financial, ang spiritual mo ay kasama rin pinalalago ng Diyos. Pagkat hindi papayag ang Diyos mga kapatid na puro financial lang ipaladadala niya sa iyo pero ang spiritual mo naman ay down. Kaya nga lagi silang magkasama, pinagpapala ka ng Diyos financially, ang spiritual mo ay lumalago rin. Bakit? Kailangan magamit mo sa tama yung financial na pinadala ng Diyos. Lagi yung magkatimbang spiritual at financial blessing. Sabay ang pinapadala ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na maigugugol natin sa mali yung mga pagpapalang financial na kanyang pinapadala. Kita niyo mga kapatid, nung humingi si Solomon ng knowledge at wisdom, anong sumunod? Ibinigay niya sa kanya ng Diyos. Di ba kayamanan? Lagi yung magkatimbang, hindi yan magkahiwalay. Kaya nga, lagi yan na kasama sa mga prayer request natin. Magkasama lagi yan mga kapatid, hindi yan pinaghihiwalay ng Diyos. Wala doon sa panahon na helpless ka na daw, pero hindi ka naman hopeless. Amen? Wala nang taong gustong tumulong sa helpless ka na eh. Pero hindi ka daw hopeless. Bakit? Meron kang Diyos na kasama sa buhay mo. Wala man taong gustong tumulong na sa'yo dahil marami na tayong naging supply sa ating mga buhay. Pero may Diyos na laging merong pag-asa na nagbibigay sa atin sa araw-araw at handang magtiwala muli sa ating mga kakayanan. Ha, kahit pa may maraming issue yung buhay natin, hindi yan tinitingnan ng Diyos. Gaano mang kalaki ang issue sa buhay mo, ang Diyos laging may solusyon at handang magtiwala. Tayo nga, pagka may issue yung bibilihin natin, ayaw na natin bilhin, di ba? Yun ang unang-unang tinatanong natin pag may bibilihin tayo. Anong issue? Ayaw ko na, sobrang na issue. Pero sa Diyos, mga kapatid, kahit anong issue ng buhay mo, kahit meron kang bad character, bad attitude, pag binigay mo yan sa Diyos, kayang baguhin ng ating Panginoon yung lahat ng mga bagay na yan. Trust is a firm belief, matibay na paniniwala, pagtitiwala,
sa kanyang power, sa kanyang katotohanan, sa kanyang abilidad. Yan ang hinihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid. God is not asking you to figure out. He's asking you to trust that He already has. Hindi sinasabi sa atin ng Diyos na tingnan mo muna o inspekin mo muna ano kaya magiging resulta nito. Kundi magtiwala ka na pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Because many times, our feeling is wrong. Yeah, ito ang sasabi ko. Minsan, yung pakiramdam mo, mali. Kaya kinakailangan manatili tayong magtiwala sa Diyos. Kasi tatrabahuin din ang kaaway na ibagsak yung paniniwala mo sa ating Panginoon. Kaya kailangan pakiramdaman mo mabuti at magtiwala kang maigi sa kakayanan ng Diyos na gagawin sa buhay mo. Keep trusting God no matter what. Ano't anuman ang mangyari, manatili po tayong magtiwala sa Diyos. God's purpose for you today, for you today's situation may not be seen. Sa sitwasyon mo ngayon, yung purpose ng Diyos maaaring hindi mo nakikita, medyo blurred pa siya, o parang madilim, wala kang as in talagang makita pa sa purpose ng Diyos. He will never let you down until tomorrow. Kita niyo, napakaganda mga kapatid. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos sapagkat mayroong bukas na nag-iintay. May panibagong araw sa panahon ng dilim. May liwanag na nag-iintay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante po na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Napaka-importante po na ibigay natin yung buong tiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. So maraming salamat po. Kung inyong pong nagustuhan ang topic natin sa hapong ito, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At kung meron din po kayong mga prayer request, lagi ko po itong sinasabi, ay marami na po tayong eksperyensa na sa pamagitan ako, kung isa-isayin ko sa inyo mga kapatid yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin at sa mga tao na naging kaagapay kami sa kanilang mga prayer. Talagang kumilos sa Diyos. Kaya nga, lagi ko po kayong inihimok. Mag-comment po kayo kung ang inyong prayer request, mga kapatid. Anong mga kahilingan nyo, tutulungan po namin kayo at maniwala tayo pareho na kaya yung gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Magtiwala lang po tayo sa proseso ng Diyos at huwag po tayong bibigay sa mga pandaraya ng kaaway sa ating mga buhay. So, maraming salamat. Alam ko po na ang Diyos pong kikilos muli sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang gagabay sa magandang kinabukasan. Kahit dumapala pa ng lumala ang sitwasyong ito, God is still in control. Magtiwala lang po tayo sa Kanila. Ang Diyos lang po ang nag-iisa ang pwede natin pagkatiwalaan na matibay sa buhay na ito. Hallelujah. Maraming salamat po.